si Angeline Angquinto ay isinilang noong 26 ng Nobyembre taong 1989 bilang nag-iisang anak na babae ni na Poppy Rose at Rosemary Susan Mabaw. Lumalaki sa Sampaloc, Maynila, alam na ni Quinto na siya ay ampon at madalas na nakikipag-ugnay sa kanyang biological na ama, gayunpaman, hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ina. Sa kalaunan ay napagsama niya muli ang kanyang ina 23 taon pagkaraan noong 2012. Siya ay pinsan ng singer Tom Dayan na si Rufo May Quinto. Sumali siya sa maraming mga kompetisyon sa pagkanta sa kanyang bayan, ngunit nawala ang karamihan sa kanila. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, itinuloy pa rin niya ang kanyang mga pangarap at patuloy na nakikipagkompetensya sa mga kompetisyon sa pag-awit. Kahit na siya ay lumabas palabas ng bahay upang sumali sa mga kompetisyon. Pagkatapos ay dumating ang isang gabi ng isang napaka-espesyal na gabi kung saan nanalo siya ng 3 magkakaibang mga kompetisyon sa isang gabi lamang. Ipinagmamalaki ng kanyang lola nang manalo siya ng PHP $7,165 at nagluto pa siya ng masarap na hapunan para sa kanyang lola. Star for a Night, si Angeline ay isang finalist kung saan nakipagkompetensya siya sa Grand Champion na si Sarah Geronimo sa isang kompetisyon sa pagkanta na Star for a Night na host ng Asian Songbird, Regine Velasquez. Nakipagkompetensya din siya kay Mark Bautista na ngayon ay nagtatala ng bituin, at si Mau Marcelo ay kalaunan ay nanalo bilang unang Philippine Idol at naging Philippine Diamond Diva. Si Sharon Cuneta ay isa sa mga hukom noong gabing iyon at ang host ng Star Power, Sharon Surt for the next female pop superstar. Si Angeline ang nagwaging-nagwagi, nakatali kay Sherilyn Flores ng MTV Teen Pop Star kung saan nakipagkumpetensya siya kay Jones sa pre-finals. Naging kampiyon si Charisse sa Bulilit Pop Star Division. Sumali rin siya sa segment ng This Is It ng This Is Kantahan, Hamonin ang champion noong 2010. Nabigo siyang manalo sa kanyang unang pagsubok, ngunit binigyan siya ng pagkakataon na maging isang wildcard finalist. Nanalo siya ng wildcard na edisyon na nagbigay daan sa labanan ng mga champions. Pagkatapos ay binansagan siya ng palabas na Rising Star. Ang kanyang mga piraso ng paligsahan na ginamit sa palabas ay ayokong mawala ang isang bagay, sa mga pakpak ng pag-ibig, anong uri ako ng kaloko, at sa aking sarili. Matapos ang 3 pag-ikot ng kompetisyon, kasama ang huling pag-awit ng isang orihinal na komposisyon mula sa Star Records, lumitaw si Quinto bilang nagwagi ng Star Power, Sharon Surt for the next female superstar, kumita ng isang gantimpalang cash na 1 na milyong piso, isang Great Wall Hover SUV, at isang entertainment showcase mula sa Sony Philippines, mga alahas na brilyante mula sa JMT Jewelry at isang eksklusibong kontrata sa recording mula sa Star Records. Noong 15 ng Hulyo taong 2011, itinanghal ni Quinto ang kanyang kauna-unahang solo concert. Nag-tour din siya at nagbukas para kay Sharon Cuneta sa kanyang concert sa Estados Unidos, kumanta siya ng maraming mga soundtrack para sa mga drama sa ABS-CBN sa telebisyon at pelikula. Siya ay kasalukuyang co-host at tagapalabas sa ASAP. Ang kanyang album ay nakatanggap ng sertifikasyon ng Double Platinum mula sa PARI. Noong Pebrero taong 2013, itinanghal ni Angeline ang kanyang unang konsyerto ng Valentine's sa SMX Mall of Asia na pinamagatang Angeline Quinto in Love. Matapos magawa ang iba markang paywat ibang palabas sa ibang bansa, bumalik siya sa eksena ng konsyerto noong 15 ng Agosto taong 2015 para sa KQ sa Araneta na ginanap sa isa sa pinakamalaking venue ng konsyerto sa Pilipinas kasama ang Rumored Boyfriend na si Eric Santos.
Ang pagganap nila ni Santos ay isang hit na nagsagawa sila ng isa pang konsyerto kasama ang kanika-nilang mga icon na sina Regine Velasquez at Martin Rivera. Ang konsyerto na pinamagatang Royals ay hinahanap sa Mall of Asia Arena noong 15 ng Pebrero taong 2016. Noong Mayo taong 2016, inanunsyo si Quinto na maging miyembro ng isang girl group na tinawag na ASAP Birit Twins, kasama sina Jonah Viray, Laris de Guzman at Morissette Amon. Opisyal na itinatag ang pangkat noong Hunyo taong 2016. Noong 27 ng Abril taong 2016, inanunsyo si Angeline Quinto na magiging bahagi ng girl group na Divers, kasama si Nayeng Constantino, KZ Tandingan at Kyla. Noong 11 ng Nobyembre taong 2016, sa Smart Araneta Coliseum, itinanghal ng grupo ang kanilang konsyerto na pinamagatang Devil's Live sa Maynila, na kinabibilangan din ni Jaya, Kay Broses at Regine Velasquez bilang kanilang espesyalista sa panauhin. Noong 15 ng Disyembre taong 2018, itinanghal ng grupo ang kanilang pangalawang konsyerto sa Smart Araneta Coliseum kasama ang Boyz II Men na pinamagatang Boyz II Men na May Divers. Ilang oras noong 2020, isiniwalat sina Angeline at Creative Den ay nakipagsosyo para sa isang online talk show na tinatawag na Padalove na naglabas ng mga bagong yugto tuwing Miyerkules ng 5 PM Pacific Standard Time sa Creative Den's YouTube channel. Noong 2 ng Setyembre taong 2020, naglunsad siya ng isang bagong negosyo na tinatawag na AQ Wings of Love. Noong 19 ng Setyembre, iniwan ni Angeline ang Cornerstone Entertainment at pinamamahalaan ngayon ng Creative Den. Bumalik si Angeline sa Star Magic sa Black Pen Day noong 19 ng Hunyo taong 2021. Nagdebo ang artista ni Angeline sa Born to Love You, kung saan ipinakita niya si Joey Liwanag. Noong 2013, ginawa ni Angeline ang kanyang painaya sa TV sa Kahit Konting Pagtingin kung saan ipinakita niya ang Aurora Cantada Ledesma. Mula noon, nagbida siya sa maraming pelikula ng Star Cinema at paminsan-minsan ay nag-guest sa ilang teleserye. Noong 2016 at 2017, nagbida siya sa dalawang pelikulang Regal Entertainment na dinirek ni Joel Lamangan, pinamagatang That Thing Called Tangana at Foolish Love. Noong huling bahagi ng 2017 hanggang sa unang bahagi ng 2018, ang panauhin ay ginampanan bilang Regine Moreno sa Ang Probinsyano. Noong 2021, matapos ang 3 taong pagtigil sa pag-arte, ginawang comeback ni Angeline ang teleserye sa Huwag Kang Mangamba, kung saan, ito ang kauna-unahang regular na papel sa teleserye mula pa sa Kahit Konting Pagtingin, at gumanap din ang tema ng pagbubukas ng nasabing serye. Binanggit ni Angeline Quinto ang iba markang Paiwati ibang mga artista bilang impluensya sa kanyang estilong musikal. Lumaki siyang nakikinig sa mga kanta ni Regine Velasquez at sinabing siya ang pangunahing dahilan sa pagmusika. Pinaniwala ni Quinto ang pagkanta ni Velasquez at ang kanyang kantang What Kind of Fool Am I na nakaka-impluensya sa kanya upang simulan ang pagsasanay ng tinig na Ron bilang isang bata, pati na rin ang pagtulong sa kanya na magpatuloy sa isang karera bilang isang music hero.
Salamat sa panonood. Makita tayo sa susunod na video.